Yun, so ito na naman po tayo guys. Mulaan na naman po tayo sa ano, sa mga kabundukan dito sa Taiwan. Kasi pag day off, matik, rides na naman. Kasama po natin yung mga tropa pips natin. Malilimang motor po kami. Ayan, sa nakikita nyo, ang takbo namin 26-27. Kasi paano po yung pababa na po yan. Kasi tapos medyo curve pa yung mga daan. Kaya anong tayo safe. Diba? Buti na nga lang eh. Pwede nang kumuha dito sa Taiwan ng motor. Dito lang dati nung unang punta namin dito. Hirap sa service. Mga bike lang gamit. Puntang palengke. Lalong-lalo na guys pag sa winter. Tapos malakas kasi hangin dito pag winter. So syempre, balot na balot ka, jacket. Ganun, sobrang kapal. Sa loob, pawis na pawis ka. Sa labas, lamig naman. So kalimitan, nagkakasakit po kami. Kaya ngayon, pagbalik namin dito sa Taiwan, enjoy lang muna. Kasi mas marami kasi yung day off namin ngayon. Sa ano kasi company kasi ang hina kasi namin ngayon eh. Mas marami pa po yung day off kaysa sa duty. May saktong-sakto yung mga tropa pips na mahilig din sa motor. Kaya relax na muna. Ayan, rides pa kami dito. Malapit na po sa amin dito. Ngayon lang, 1 hour kalahating minuto. Pero mas maganda kasi talaga dito, nakakamiss lang pag nakauwi na tayo ng Pinas. Kasi yung kalsada dito, tsaka yung view, talagang legit. Magaganda. At ito pa guys, kagandahan dito sa Taiwan, hindi lang po yun sa mga view, pati yung mga ano na, rules and regulation po dito sa Taiwan, sa ano, kalsada nila. At nakaka-amaze lang guys, kasi yung mga tao dito, ang babait. Huwag lang sa trabaho ha, pero sa kalsada ang babait nila, mapagbigay. Pero syempre dapat, may ano tayo, may lisensya tayo para legal. Kasi nakakatakot yung mga ano nila, mga penalty po nila dito. Yung overspeeding, lalong-lalo na po yun sa mga walang ano, driver license. Pero kagandahan dito kasi, napakamura ng babayaran mo pag kukuha ka ng lisensya dito. Kaso nga lang, mahirap mag sa mga exam nila. Kasi more on sila sa written exam, tapos may drive test pa. Pero pag okay naman na lahat, madali na lang kung makakuha ka na. Walang kakaba-kaba. Tapos, walang ano dito, dito lang sa atin na maraming enforcer. Dito wala na, hindi na uso yun. Pero ang ito yung tandaan mo lagi, napakadaming kamera sa daan. Kaya pag may nakalagay na maximum 60, 60 ka lang talaga. Pero kung alam mo nung wala namang kamera, or may apps kasi sila dito na camera detection. So yun, pero huwag ka magtiwala dun. Kasi may mga pa rin na nahuhuli. Alam, may mga pulis na nagbabantay dito sa sulok, kapicturan ka bigla. Ang lalaki ng penalty guys. Tapos may mga nababalitaan ba kayo na na nagda-drive na lasing. Kahit hindi namang lasing na lasing, mas makainom mo one bottle, two bottles. Mayroon pa rin bayad. Lalo pag napansin ka sa ng pulis, pa-zigzag-zigzag yung daan yung takbo mo. Ang kate sa bulsa guys. Alam niyo ba magkano? 90,000 lang naman ang babayaran nyo. Pataas. Pero depende pa rin po sa may sukatan kasi sila. Ipapabugan sa'yo kung gaano yung alak ba. Kung gaano karami. Tapos, nagdidepende sa inyo yung kung magkano yung penalty mo. Ito, nakatakot talaga yung yung mga penalty nila. Walang driver license. Alam yung magkano? 12,000 NT yung babayaran mo. Tapos guys, dito sa Taiwan pala, yung sa motor lang ha, may apat na klase sila na color ng plate. Green, white, yellow, tsaka red.